Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus at ang kanyang mga alagad ay tumawid ng lawa. At pagdating sa Nazareth ay isinadsad nila ang bangka. Paglunsad nila, nakilala siya agad ng mga tao, kaya't nagmamadaling nilibot ng mga ito ang mga puok sa paligid. At ang mga may sakit na nakaratay na sa higaan ay dinala nila kay Jesus. Saan man nila mabalitaang naroon siya, at saan man siya dumating, maging sanayon, sa lungsod o kabukiran, ay dinadala sa liwasan ang mga may sakit. At isinasamo sa kanya na pahipuin sila kahit man lang sa palawit ng kanyang kasuotan. At lahat na makahipo nito ay gumagaling. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Kamusta? Kamusta ang inyong mga kalusugan? Ha? Okay lang. Sana maging okay lagi. Kaya nga, tinuturing natin na kayamanan ang isang magandang kalusugan. Nung kasagsagan ng COVID, nakita rin natin na kahit gaano kakayaman, pag nagka-COVID ka, abo ka na lang pagbalik mo. Walang nagagawa ang pera. Kahit anong yaman natin, walang nagagawa ang pera para manumbalik yung kalusugan natin. Kaya huwag na nating hintayin na umabot sa punto na tayo po ay magkasakit, saka tayo magkakanda o gaga kung paano tayo gagaling. Kasi lahat ng paraan po pwede mong gawin, lahat ng mga eksperto pwede mong lapitan, pero wala isa man ang po pwedeng makapagpagaling sa atin, lalo na kung sinira na natin ang ating katawan. Kasi sa unang pagbasa, no, sinisimulan natin ngayon na mapakinggan ang simula ng aklat ng Genesis. At dito, sinabi nga ng no dit ng aklat na ito, nilikha ng Diyos, no? Ang sanlibutan, narinig natin ang unang apat na araw na paglilikha. Sinimulan niya sa pagkakaroon ng liwanag, magkaroon ng liwanag, magkaroon ng magbubukod sa dilim at sa liwanag. Magkaroon ng araw, magkaroon ng bituin na siyang tatanglaw sa gabi. At lahat ng ito, sinasabi niya no, na mabuti ang kanyang nilikha. Nasisiyahan siya sa kanyang nilikha. Nagkaroon ng tubig, nagkaroon ng hangin, nagkaroon ng lupa. Lahat ay pawang mabuti. Ngayon, saan galing yung sakit? Saan galing yung sakit? Sa Diyos ba galing yung sakit? Eh yung sakit parang pangit. Eh lahat ng nilikha ng Diyos, mabuti, maganda. So bakit magkakaroon ng hindi maganda o pangit sa ating katawan?
Eh magandang suriin natin, baka no, baka nagkaroon tayo ng kapabayaan. Minsan kapag nasinasabihan natin, itigil mo ang pagyoyosi, hindi mo tinigil. Sinasabihan tayo, itigil mo ang pag-inom. Hindi masama yung bang uminom, no? O kaya yung magyosi. Pero yung sinasabi natin na sobra. Kasi nga, anumang sobra, masama. Anumang sobra, nakakasama. Pag sinasabi ninyo, eh, may okasyon naman eh. Okay, okasyon. Pero huwag kayong gumawa araw-araw ng okasyon. Kasi mahirap po magkasakit. Hindi lang yung taong may sakit ang nahihirapan at pahihirapan ninyo, maging ang mga tao sa paligid ninyo. Pag nagkakasakit, uubusin yan lahat ng naipundar ninyo. Uubusin yan. Kaya ngayon pa lang, kailangan tinitina natin. Ngayon pa lang, pinangangalagaan na natin ito. Minsan, alam nyo, no? Kasi pag mga bata pa lang, bakit ang mga bata nagkasakit? Bata pa lang eh, may asthma na. Bata pa lang, may cancer na. Bata pa lang, may sakit na sa puso. Wala naman silang kasalanan. Gagawan ba ng Diyos yan? Eh, tingnan natin. Anong ginawa mo nung nagbubuntis ka? Anong ginawa mo nung nagbubuntis ang asawa mo? Anong pinasak mo sa katawan mo? Kaya naipasa sa mga bata. Pasalamat tayo dahil napakabuti ng Diyos. Kahit sinisira ng tao, kayang ibalik ng Diyos. Kaya nga diba sa Ebanghelyo, sabi po dito, lahat ng may sakit, dinadala nila kay Jesus. Kahit saan magpunta sa Jesus, dadalhin nila kahit nakaratay na sa higaan, dinadala nila kay Jesus kasi walang ibang pwedeng magbalik ng ating katawan, ng ating sigla, ang Diyos lang. Yun yung no, pinapakita sa atin ngayon. Sa Diyos lang din. Napasalamat tayo, no? Grasya ng Diyos, pwede tayong gumaling sa awa at grasya ng Diyos, pwedeng manumbalik ang atin pong sigla. Sabi nga dito, no? Lahat nagnanais, mahipo lang yung damit o yung laylayan ng damit ni Jesus, gumagaling sila. Pero sana, no? Ngayon pa lang, pahalagahan na natin ito. Makita sana natin yan, no? Yung magkaroon tayo ng pagpapahalaga sa kalusugan natin. Kasi unang-una, isipin mo din, sino ang pahihirapan mo? Hindi lang ikaw ang nahihirapan. Maging ang mga taong mag-aalaga sa iyo, ang mga taong gagastos para sa iyong pagpapagamot. Lalo na minsan, no? Kung magbibisyo ka, iyakin mo, meron kang ill health. Kailangan maging practical din, di ba? Kung magbibisyo ka, may PhilHealth ka ba? May SSS ka ba? Kung magbibisyo ka, mayroon ka na bang St. Peter's plan? Di ba? May punerarya ka na ba? May kabaong ka na ba? Total, gusto mo rin lang naman pala yan kasi alam naman natin, mauwi yan sa maagang kamatayan. Iyakin nyo ha, bago kayo magyosi ha, bago kayo magdroga, bago kayo uminom ng kung ano-anong mga pills, ha? I-double check na, bayad na ba yung pensyon? Bayad na ba yung punerarya? Bayad na ba yung mga tumatakbong bata dito sa labas? Pag yan nada pa.
ano lang tayo, no? Kailangan din practical din tayo kasi mahirap maging makasarili. Na nagpapakasaya ka ngayon, pagkatapos niyan, iba naman yung magsasakripisyo na mag-aalaga sa iyo, hahanap ng mag-aalaga sa iyo. Siyempre, no, hindi naman natin pababayaan yan. No? Dahil nga may kanya-kanyang dahilan, bakit nagkasakit ang isang tao? Minsan hindi naman niya talaga kagustuhan magkasakit. So, may kanya-kanyang no, konteksto yan. Ha? Hindi natin kinukondem yung mga nagkakasakit. Minsan, paraan na rin ng Diyos na magkasakit ang isang tao para mapalabas ang kabutihan, pagtutulungan ng isang pamilya. Pero ang isang pinaka-panghahawakan natin, walang ibang pwedeng magpagaling sa atin, Diyos pa rin. Amen.